Tuldok, paano irehistro ang iyong e-bike sa Pilipinas? Ayon sa MMDA Manila Metropolitan Development Authority, ang mga e-bikes ay nangangailangan na ng LTO registration. Ang pangangailangang ito ay nagmumula sa bagong ipinatupad Republic Act 11697 o Electric Vehicle Industry Development Act. Para matulungan ka dito, gumawa kami ng step-by-step na gabay kung paano irehistro ang iyong e-bike sa Pilipinas. Bago tayo magsimula, mahalagang alamin ang uri ng iyong electric bike dahil hindi lahat ng mga ito ay nangangailangan ng pagpaparehistro. Ayon sa LTO Administrative Order Number 2021-039, tanging ang sumusunod na dekuryenteng sasakyan ang nangangailangan ng pagpaparehistro. Una, scooter, L2B, isang sasakyang may tatlong gulong, mayroon man o walang pedal, na pinapagana ng elektrikal na enerhiya na may kakayahang magtulak sa unit hanggang sa maximum na bilis na 50 km per hour. Ikalawa, a motorcycle, L3, isang sasakyang may dalawang gulong, na pinapagana lamang ng elektrikal na enerhiya na may kakayahang magtulak sa unit ng higit sa 50 km per hour. Ikatlo, a trike, L4, L5, isang sasakyang demotor na may tatlong gulong na pinapagana lamang ng dekuryenteng enerhiya na may pinakamababang rate na may lakas na 1,000 W na may kakayahang itulak ang unit sa hindi hihigit sa 50 km per hour at magkaroon ng maximum na bigat ng curb na 600 kilo. Ito ay dinisenyo para sa karwahe ng mga kalakal, kargamento, at mga pasahero. Ika-apat, a quad, L6, L7, isang microcar na may apat na gulong na may limitadong timbang, lakas, at bilis. Ang mga ito ay higit na inuri sa mga magaan na electric quadricycle at mabigat na electric quadricycle. Sa makatuwid, ang mga e-bikes lamang sa ilalim ng L2B, L3, L4, L5, L6, at L7 na mga kategorya ay nangangailangan ng pagpaparehistro ng LTO. Nangangahulugan din ito na ang mga e-scooter ay hindi nangangailangan ng pagpaparehistro, bagamat inutusan silang gumamit ng protective gear sa ilalim ng parehong administrative order. Tulad ng para sa proseso ng pagpaparehistro, ang mga e-bikes ay may parehong proseso ng pagpaparehistro tulad ng anumang iba pang sasakyang demotor. Para sa mga e-bikes na binili pagkatapos ng pagpapatupad ng LTO Administrative Order Number 2021-039, asahan na ipoproseso ng dealer ang pagpaparehistro para sa iyo. Gayunpaman, kung mayroon kang umiiral na mga e-bikes na kailangang irehistro, maaari mong sundin ang mga hakbang na ito. Una, ihanda ang mga sumusunod na kinakailangan: original na sales invoice, PNPH TGMV clearance, insurance certificate of cover aka TPL, at certificate of stock reported CSR na makukuha mo mula sa iyong dealer. Pangalawa, magpatuloy sa alinmang LTO district office o regional office. Pangatlo, isumite ang mga dokumento sa isang LTO evaluator na titingnan at i-encode ang mga ito sa system. Pang-apat, hintayin bigyan ka ng aprobadong opisyal ng breakdown ng mga bayarin na babayaran mo sa cashier ng LTO. Pang-lima, pagkatapos magbayad, ibibigay ng releasing officer ang opisyal na resibo or at certificate of registration CR. Hanggang sa muli, maraming salamat.